Yo, what's up sa inyo muli mga kapatid? Wangbo in the house at nagbabalik muli tayo sa ating Wangbo Real Tukan at meron na muli tayong tatalakayin at meron na muli tayong pag-uusapan. Pero bago ang lahat, ayos ba tayo dyan? Kamusta kayo? Sana'y okay lang kayo sa inyong mga ginagalawan. Dahil pa ngayon dumadami na ang virus, hindi lang sa loob ng social media kundi pati na rin sa labas. At yun mga kapatid, at isang ano na naman, isang tatalakayan natin na tungkol sa post ni Smagul na sinigundahan no, ni Tagakatay. Mga kapatid, yun ang ating pag-uusapan at bibigyan natin pananaw at opinion at ating tatalakayan ngayon mga kapatid dito sa ating Wangbo Real Tukan. Kaya pakita natin ang post ni Smagul at sinigundahan to ni Tagakatay at babasahin natin yun mga kapatid. Kaya game! At yun mga kapatid, no, ang sinasabi rito ni Smagul eh, oh, sinong gusto ng konsinte? Konsinte dyan, 50k lang per month, konsintedor for hire. Eh mga kapatid, no, ibig sabihin, naghahanap siya, 50k, isa siyang konsintedor. Inamay mga kapatid, di ba? Sa kanyang ano, naging, ano rito, sa post na to mga kapatid, na sinasabi niya nga, 50k. Baka gusto nyo. 50k per month. Diba? Nakangailangan si Smagul. Lapagan nyo agad. 50k per month eh. Tanga na, talo pa yung ano. Talo pa yung condo mga kapatid. No? Tanga na, hire lang. 50k, mangungonsinti ka lang. Tanga na, hindi mo talaga Smagul. Tanga na, sagad sa agaran. Tanga na, konsinti lang. 50k per month. Tanga na, lumagay. Pwede na rin. Tanga na, kung ganyan konsinti sa'yo, kung gagamitin mo pang konsinte eh, yung ilong. Di ba? Tanggap na yon mga kapatid. At yon mga kapatid, at babasahin natin ang segunda ni kapatid na Tagakatay. Ito mga kapatid ha. Wala nang masihigit sa'yo, Brian Ilaw. No? Ikaw ang pinakapinuno ng mga ninuno ng mga konsintidor. Kaya idol kita eh. Puta, idol ka pala ni Tagakatay. No? Tangina ha. Yan ha. Idol ka na ha. Baka sumama pa loob mo. Baka magdamdam ka na naman. Ha? Mapangomen ka na naman dito. Wala magagawa dyan. Sakit na yan. At yun, natuloy natin, no? Ikaw mga ninuna ng mga konsintidor. Kaya idol kita, eh. Baka fake account na naman to, ha? Sana walang mga fans na abogadong magtatanggol sa iyo. Ayun nga sabi, no? Sana walang mga fans, no? Na tagapagtanggol na naman ito ni Long Range. Mga kapatid, ang sinasabi rito na ni Tagakatay, baka na naman maraming fans na magtanggol sa'yo na pesyo. Tangina, hindi mo ano yun, hindi mo ano yan, ano yan, ganyan, ganon, ganon, ganyan sa mapunta sa kung ano-ano naman. Na sasabihin na fake account. Fake nyo. Mga kapatid, ito sinasabi no, na tatanggol sa'yo, galing talaga mag-comedy ng extra lang sa pelikula. O, putang ina, sinabihan pa ni Tagakatay, extra ka lang pala sa pelikula, o. Putang ina, kahit ganun, no, mga kapatid. Kahit extra lang si Long. Huwag yung gaganyan si Long. Ang ina, hindi mo mabuhay nang hindi siya extra. Ayun nga ang pinapatid kay Smagul, mga kapatid, na extra lang sa pelikula ang pinapatid ni Tagakatay rito na kanyang sinisigunda sa epinose ni Smagul na 50k per konsinte. At yun na nga, tuloy pa natin yung karugtong. Extra lang sa pelikula. Di ako celebrity, baka i-rebat mo na naman. At least, may palabas ka. Ha. Pakikung nagsara ang ABS. Na baka i-rebat mo na naman. Pakialam doon ni Tagakatay kung nagsara ang ABS. No, wala daw siyang pakialam kung nagsara ang ABS. Ibig sabihin, si Tagakatay ay walang pakialam doon sa, alam mo, kung artista ka man, o ano ka man, extra ka man, kung ano ka man ni Direk, kung shot, kung putusan ka man ni Direk, eh, wala daw siyang pakialam doon. Ngayon pinapahatig niya, baka i-rebat mo na naman, sabi ni Tagakatay. At tila ba si Tagakatay ay may ipinapabatid sa'yo? Di ba, mga kapatid? May ipinapatid siya at may pinatutungkulan yan. No, Smagul. Smagul. Ano na? No, mga kapatid. At yun na nga, no, ipinupunto ni
kapatid na taga-Katay dito kay Smagol, eh, yun ang sinasabi. Totoo na inaamin mo na isa kang konsentidor at sinigundahan ni taga-Katay sa sinabi mong for hire. Si taga-Katay din po ay for hire. Oh, kapatid, kontakin nyo lang si taga-Katay, for hire yan. Smagol, kung gusto mo, kontakin mo lang din si taga-Katay, for hire din siya, mga kapatid. No? Kahit pangkape lang. No? Kahit pangkape lang, mga kapatid, si taga-Katay ay ang pinapaabot dito mula kay Smagol. Ay yun na nga rin, mga kapatid, na sinasabi niya rito na konsentidor talaga tong si Smagol noon pa man. At yun na nga, mga kapatid, no, sasagutin ni Smagol si taga-Katay, eh sasagutin din siya ni taga-Katay, mga kapatid, di ba? Ngayon sila na. Di ba, mga kapatid? Ngayon, di ba, sila na mag-aano rito, uupakan ngayon sa ano na to, o saan man mapang-abot tong pinapahayag ni taga-Katay sa sinabi ni Smagol, na hindi natin alam kung, di ba, handang kumasa si Smagol kay taga-Katay. Ayun ang kanyang pinapabatid at malinaw na ipinapahayag doon na ating pawang opinyon at pananaw dito sa ginawa. Di ba, mga kapatid? At baka umiyak na naman si Smagol at mapakomento naman dito na kanyang nararamdaman. Mga kapatid, di ba? Yung ano niya eh, yung takbuhan niya eh, yun na lang naging tampulan niya, yung magko-comment siya, maglalabas siya ng ano niya, bla bla bla. Pero tangina, pag sa ano na talaga, inamo na siya ng mga gantong anuhan, mga kapatid, eh ang dami ng ano, ang dami ng palusot naman, mga kapatid, no? Kung saan lulusot, kung ano eh, nakesyo, fake account, fake ano, fake nyo. At yun, meron pang isang isinugunda si taga-Katay, eh, yung sa ating post at sa kanyang ipinapahayag, ito ang gusto niya iparating dito kay Long Ranger. Kay Long, no, mga kapatid. Sabi dito ni taga-Katay, eh, tang ina ka Brian Ilaw. Ngayon, kamag-iingay nung naglabas ang XB, halatang konsentidor ka, at doon ka lang sisip-sip susuporta ng plastikan para sa pera. Mga kapatid, basang-basa na kita noon pa nung nagsisimula ka pa lang, o, mga kapatid. Ibig sabihin, dati na pala itong na mamatsagan ni taga-Katay itong si Ilong, mga kapatid, na basang-basa niya na, no, na susuporta nga para sa pera. Ayun ang pinapabatid. At gustong ipalamon dito sa Ilong ni Ilong Ranger na para sa pera at para dun lang ang kanyang pakikipagplastikan. Ganyan daw po ka-plastic tong si Ilong. Mga kapatid, napatuloy ngangawa na naman pag papansin niya na naman. Mga kapatid, tong video na to. Mga kapatid, no? At yun ang pinapahayag at pinaparating ni taga-Katay sa'yo, na isa kang plastic at para sa pera lang yung mga pinagagawa mo. Ayan ang gusto niya ipaabot noon pa man na binibigyan niya ang katotohanan. Mga kapatid, at wala tayong magagawa doon pagkat yon ang naging punto sa yon ni taga-Katay Smagol. At tayo naman sasabi natin dito, eh si taga-Katay siguro, eh handa, no, mga kapatid, handa kung ano man ang gustong ipaabot sa kanya ni taga-Katay, o gusto ring ipaabot ni Ilong pabalik, eh handang salubungin ni taga-Katay. Yan lang ang ating nakikita at ating natatanawan dito sa kanyang Ilong. Hindi, mga kapatid, dito sa kanyang naging pahayag o naging komento para kay Long, mga kapatid, no? At yun lang naman, mga kapatid, ang ating naging tagpo ngayon dito sa ating talakayan. Yun lang naman naging pahayag at naging pinupunto rito ni taga-Katay dito kay Smagol, na tila ba ay kung gusto mo talaga ng, di ba, isang digmaan, nakahanda rin si taga-Katay. Kasi ito, hindi naman niya sisigundahan to ng ganito kung hindi handa si taga-Katay. Sapagkat si taga-Katay, eh,
nandiyan lang yan. Nagkakatay-katay lang yan, mga kapatid. Malay mo, nandiyan na siya katabing ano nyo lang. Katabing barangay nyo lang si Tagakatay. Mga kapatid, sabagat sinabi niya na, noon pa, basang-basa ka na. Di ba, mga kapatid? At yun ang siguro ang kanyang pinupunto at naisipahatid dito kay Smagol sa naging ano niya, naging pahayag niya. Kung talagang sasagot si Smagol, eh sasagot din si Tagaatay sa kanyang kung anong gusto niyang hamon siguro, mga kapatid, di ba? Ayun lang naman ang ating opinion at naging pananaw dito, eh maganda-ganda to sapagkat si Tagaatay pala ay nakaabang lang ng gusto sa kanya na, di ba, dumagare o gustong makipag anuhan, mga kapatid, gustong makipag digmaan, mga kapatid. Nakaantabay lang si Tagakatay sa gustong makipagdigmaan sa kanya. Lalo-lalo na sa kanyang mga binabakbakan ngayon dito sa loob ng social media ay siya ay nakatanaw at nagmamasid-masid sa inyong mga lugar at sa inyong mga tahanan at sa inyong ginagalawan, siguro, mga kapatid. At yun nga, mga kapatid, ang ating naging talakayan at opinyonan dito sa ating palatuntunan na ito, mga kapatid. At nagpapasalamat muli tayo sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na nag-aabang sa bawat nilalabas natin dito sa ating palatuntunan na to. At shoutout sa inyo, mga kapatid. Mabuhay kayo sa lahat ng sumusuporta at patuloy na naniniwala pa rin, lalong-lalo na sa Dunggalo natin na taga-subaybay, mga kapatid, na patuloy sila sa patuloy na sumusubaybay sa Dunggalo, mga kapatid, at patuloy na sumusuporta sa atin na naniniwala hanggang ngayon sa ating mga ginagawa, eh. Maraming salamat sa inyo. Tanggapin niyo ang pasasalamat ko. At sa mga umiiyak at patuloy gumagawa dyan, tanggapin niyo itong tissue na ipinapaabot sa iyo na mula sa puwet ko. Kapatid, no? Wala. Tangin na kasi, eh. Ang kukulit, eh. Hindi na nga sila binapansin. Hindi na nga sila inaano. Iyak pa rin ang iyak, eh. Yan. Tissue galing sa puwet. Galing sa puwet namin. Pinapatid sa inyo. Tanggapin niyo yan. At sa lahat na gusto magpa-shoutout, eh shoutout sa inyo, mga kapatid. Hindi ko muna kayo maisa-isa sapagkat ang dami talaga nag-iiyakan. Mga kapatid. At lagi kong sinasabi, no, kung di ka pa nakakapag-subscribe, eh subscribe mo na yan. Malay mo, dito mo mahanap ang kasiyahan at soundtripan na gusto mo. At yun nga, mga kapatid, no, lagi kong sinasabi na dito sa loob ng social media ay weather-weather lang, lalo na sa ating mga ginagalawan. Kaya tuloy lang ang buhay, mga kapatid. Maraming salamat muli sa inyong lahat, mga kapatid.